Hello mga mare. Welcome to my channel. Ate A, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa paano natin palalaguin ang negosyo. Wala man sa lahi namin ang negosyante, pero ito lahat ay base lang sa experience ko. Una, hindi natin mapapalago ang negosyo kung sinasamahan natin ng katamaran. Sa mga negosyanteng malakihan na, siyempre sila, nasa dugo talaga nila ang pagninegosyo. Tulad natin na nagninegosyo ko no lang, or tawagin na nating tayo ang mga nagninegosyo sa mga maliliit. Kasi ako, nagsimula talaga ako sa maliit lang na puhunan. Hindi man ako ganun kalakihang negosyante, pero na-experience ko ang lahat ng ito. Una, hindi mo mapapalago ang negosyo kung hindi ikaw ang nagmamanage talaga. Kailangan lahat ng yun ay sarili mo. Sarili mong sipag. Sarili mong pagsusumikap para mapalago ang negosyo mo. Sabihin na nating ako ay isang taong survivor. Hindi ako tumigil sa paghahanap buhay. Simula kasi nung nanganak ako, may negosyo na akong sari-sari store. Ngayon, ang nangyari, lahat ng pinaghirapan ko, kung ano ako meron, lahat ng yun ay sa pagsusumikap ko. Sabihin na nating paano palaguin ang negosyo. Ang pagninegosyo kasi, kailangan pala meron kang bukod na pera. Kailangan pala ihihiwalay mo ang pera na para sa pagninegosyo at bukod din ang para sa sariling gastos. Tulad ko, wala man akong naging puhunan na malaki, pero kahit papano, na ikakayod ko siya ng maayos. Simulat sa pool kasi nung nanganak ako, ilang beses na rin akong bumagsak kasi iisa lang ang pinagkukuhanan ko. Sa pagninegosyo, kailangan samahan mo rin ng diskarte. Sa loob ng ilang taon, puro pagsari-sari store na ang sinubukan ko. Pero lagi akong bagsak kasi hindi pala dapat isinasama ang personal mong gamit na pera sa pagninegosyo. Ang dapat pala nagkaroon tayo ng proper healthcare. Or, dapat pala nagkaroon tayo ng emergency fund. Yun ay para sa mga sarili natin, para sa pamilya natin, na hindi sinasadya na darating talaga at darating sa buhay natin na magkaroon tayo ng sakit, magkaroon ng sakit sa pamilya. Hindi maiiwasan sa mga nagninegosyo
na magkakaroon ng sakit ang pamilya. Kaya dapat ihahanda mo ang para doon at ibubukod mo ang para sa pagninegosyo. Kahit sino na malaking negosyante, pag hindi nakabukod ang para sa pagkakasakit, hindi natin masabi na mapapalago mo ang negosyo mo. Sabihin na natin may milyon ka, may bilyon kang puhunan sa pagninegosyo. Kung lahat ng yun ay sama-sama sa negosyo at wala kang para sa pagkakasakit ng pamilya, hindi mo maiwasan na babagsak at babagsak ka. Kaya hindi nalalago ang negosyo mo dahil sa pagkakasakit, naubos ang pera sa pagkakasakit, kaya never mo mapalago ang negosyo mo. Ngayon, kahit maliit kang negosyante, kung nakabukod ang pera sa pagninegosyo at nakabukod ang pera na para sa pamilya, yun ay masabi nating may dudukutin ka pag nagkasakit ka. Kaya kailangan natin magkaroon ng emergency fund. Dahil ako isang survivor, simulat sa pool, nagkasakit ako. Taon kong dinanas ang magkasakit. Pero kahit may sakit ako, never akong huminto sa pagkayod. Ang sipag ko kahit may sakit ako. Kaya masabi kong hindi man akong matagumpay na negosyante, pero kung ano meron ako, diskarte lang. Sa maliit kong tindahan, sa ngayon, sa maliit kong tindahan, naipundar ko ang lupa't bahay, maayos-ayos na bahay na tinitirhan namin. Naipupundar ko ang pangangailangan namin ng anak ko. Sabihin na natin isa nga lang ang anak ko, pero kailangan magsumikap ako para mabuhay. Never akong nagkaroon ng buhay mayaman, pero lahat ng kung ano meron ako, utang na loob ko sa pagninegosyo ko. Utang na loob ko sa sari-sari store na akyat baba ang naging buhay ko. Sa bagay, nagsimula kasi ako sa sari-sari store, tingnan nating napalago ko rin naman kung paano. Kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo lumago ang pera mo, gusto mo lumago ang tindahan mo, ito kasi base lang sa mga natutunan ko. Merong nagsasabi na mag-ipon ka. Siyempre, mag-iipon ka. Saka na yun. Dahil sa katulad nating maliit na negosyante, masasabi ko lang, pag nagninegosyo ka, hindi ka makakaipon ng malakihang pera. Paano nga ba palalaguin ang negosyo? Kung bago ka palang nagninegosyo, ang maipapayo ko lang sa'yo, maliit man o malaki ang puhunan mo, huwag kang nagtatago muna ng benta. Ang maganda niyan, ibukod mo ang pera na pangninegosyo mo, ibubukod mo rin ang pera na para sa pamilya mo.
Kasi, sabihin na nating ang negosyo, malaki o maliit, kung halimbawa may benta ka, kailangan ipaikot mo lang ng ipaikot hanggang sa lumaki ng lumaki. Kasi ako, napapansin ko, kapag may nakuha akong pera sa negosyo ko at dinala ko sa ibang bagay, halimbawa may pinagawa ako, kinuha ko doon sa tindahan, ang tagal bago ka makabangon, ang tagal bago makamove on. Kaya kailangan i-separate mo yung para sa pangangailangan at para sa puhunan mo. Ang puhunan mo, yan ay hindi mo dapat gagalawin. Kaya kailangan kapag nagnegosyo ka, may extra kang kita, may extra kang pinagkukuhanan ng pansarili ninyo. Kasi kung hindi, at dyan ka lang din aasa, huwag ka na magnegosyo. Kasi sayang ang effort, sayang lang din ang pagkakataon na pinaghirapan mong negosyo. Tapos wala rin namang patutunguhan, huwag ka na magnegosyo, sayang lang. Para sa akin, tulad ko na wala rin puhunan, mabagal ang paglalago ng negosyo kung hindi mo sasamahan ng sipag at tiyaga. Samahan mo lang ng sipag at tiyaga. Kailangan lagi mong isipin paano magpalago ng negosyo. Isa lang ang ibig sabihin sa pagpapalago ng negosyo. Ang puhunan mo sa pagninegosyo, yun ay ibubukod mo sa sarili mong pera. Paano nga ba pinapalago ang negosyo? Ang pera mo sa negosyo ay para lang sa negosyo. Kapag yan ay ginastos mo sa ibang bagay, malabo mo mapalago ang negosyo mo. Ang maganda niyan, ang pera mo para sa negosyo, huwag mong gastusin. Ipamili mo ng ipamili, huwag mo rin itago. Saka ka na magtago ng pera kung alam mong maayos na ang pagninegosyo mo at imimintin mo ang pagsisipag at pag-iisip na kailangan lahat ng pera na benta mo sa pagninegosyo, sige lang, iikot mo lang. Kasi ang karamihan sa atin, kapag may benta na, bili dito, bili doon, na hindi naman para sa pagninegosyo niya. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto ninyong lumago ang tindahan ninyo, ang masasabi ko lang ay, sipagan mo sa pamimili. Sige lang, bili ka lang ng bili. Huwag ka munang kumuha ng pera na para sa iba. Ang isipin mo, pera ng negosyo mo yan. Huwag mong gastusin sa iba. Kasi pag ginastos mo yan sa iba, hindi mo na mapapalago ang tindahan mo. Kasi ako, nagkasakit ako. Habang nasa ospital ako, sabi ng anak ko, Ma, wala nang laman ang tindahan natin. Hindi ba ninyo alam kung gaano kasakit yon? Ang pagninegosyo kasi, masasabi nating mapapalago mo lang siya, depende sa pwesto. Kung alam mong maganda ang pwesto mo, kayang-kaya mong palaguhin.
Pero kung sabihin na nating nasa looban ka, mapapalago mo yan. Kaso, ang bagal. Ang bagal, taon, bago mo mapalaki ang negosyo mo kung ikaw ay nasa sulok. Kung ikaw ay nasa tagong kalagayan. Alam mo, mas maganda yung uupa ka na lang kaysa sa nasa sulok ang pwesto mo. Kung nasa sulok ang pwesto mo, taon bago mapalago, maiinip ka hanggang sa bumagsak ka na lang. Kaya hanggat maari, maghanap tayo ng maayos na pwesto. Hindi ka sa sulok. Yun ay masasabi kong lalago at lalago ang sari-sari store mo kung ikaw ay nasa maayos na lugar. At alam ba ninyo, ang pagninegosyo ay kailangan natin mag-focus lang. Kasi kung marami kang iniisip, isa din yun sa ikababagsak ng negosyo mo. Kailangan nakapo-focus ka lang sa pagninegosyo mo. Focus ka lang sa pagtitinda. Kung gusto mong mapalago ang negosyo mo, kailangan magsipag ka, magtiyaga. Focus mo lang ang atensyon mo sa pagninegosyo. Kasi kung may iba ka pang iniisip, halimbawa, magkaroon ka ng negosyong sari-sari store. Tapos iniisip mong hindi siya lumalaki or nakikita mong hindi talaga siya lumalago. Iniisip mo na naman, magtayo ka na naman ng ibang negosyo. Paano mo mapapalago nga naman kung palipat-lipat ka ng negosyo? Ngayon, kung nag-sari-sari store ka, maghanap ka ng maayos na pwesto. Tapos, ibukod mo ang pera mo sa negosyo at yung pera sa mga pangangailangan. At kung maari, magkaroon ka ng emergency fund para sa pamilya mo. At ang masasabi ko lang, mas maganda yung nangungupahan ka na kumikita kaysa sa hindi ka nga nangungupahan. Eh, hindi rin kumikita yung tindahan mo. Kaya kung ako sa'yo, kung magninegosyo ka, puro negosyo na lang ang iisipin mo. At iisa lang. Hindi po pwedeng ibang negosyo ang tinayo mo. Iba din ang itatayo mo sa susunod. Mas maganda yung kung sari-sari store ka, alam naman natin lahat na ang sari-sari store ay andyan na ang lahat. May bigas. Lahat ng pangangailangan ng pang-araw-araw nandyan na sa sari-sari store. Ngayon, pwede ka rin naman magnegosyo ng iba kung naisip mong lumalaki na ang negosyo mo. Wala ka nang mapaglagyan ng ibang pera. Pwede ka uli mag... Kung ayaw mo na mag-extend ng ganun din, pwede ka na rin uli magtayo, magsubok. Pero magsubok ka man ng iba,
kailangan yung malapit lang din doon sa sari-sari store. Kumbaga tulad ko, sari-sari store ko, bago pa lang eh. Ilang taon pa lang medyo maayos na pagtitinda ko. Ilang taon pa lang. Tapos naghahanap ako ng isa pang pagkakakitaan. Isa lang ang masasabi ko sa mga nagninegosyo na nagtatanong kung paano palalaguin ang negosyo. Ang masabi ko ay, hanggat hindi kayo nagpo-focus sa pagninegosyo, maliit o malaking puhunan, never ninyo mapapalago yan. Kaya kailangan mag-focus kayo sa kung ano ang negosyo ninyo. Yun lang talaga ang masasabi ko. Focus, sipag, tiyaga para mapalaki ninyo. At ang masasabi ko lang, wag na wag ninyong isasama ang para sa pamilya at para sa negosyo. Hanggat maari, ibukod ang dalawang yan. At kung nagpapalaki ka pa lang ng negosyo mo, wag ka magtago ng pera. Hindi ko sinabing lahat ng kapera-perahan mo dyan, ibubuhos mo dun sa pagninegosyo. Ang ibig kong sabihin, kung magkano ang naging puhunan mo, yun lang lagi ang ulit-ulitin mo. Huwag mong itatago yun. Ang benta mo, huwag mong itatago, ipamili mo para lumago ang negosyo mo. Kaya sa mga mari ko, sa dinami-dami na nang sinabi ko, ilagay lagi dito sa isip, mag-concentrate ka sa pagninegosyo at hindi magliliwaliw. Ulitin ko, ibukod ang para sa pamilya, ibukod ang para sa negosyo. At wag na wag mong gagastusin sa iba ang puhunan ng pagninegosyo para lumago. Bago lumago ang negosyo ninyo, mag-subscribe na para marami pa tayong mapag-uusapan. Sa susunod, mas marami pa tayong pag-uusapan. Kaya mag-subscribe ka na para tuloy-tuloy tayong magkasama. Marami pa akong sasabihin sa susunod. Maraming salamat po sa lahat.